Boss up mga tropa peeps, isa na namang LC vlog ito. Madami akong natatanggap na tanong ng ganito. Ano ba daw yung treats na binibigay ko sa mga aso ko? So bumili ako ng iba't ibang dog treats. Titingnan natin ngayon kung ano ba yung maganda para sa pag-training ng mga aso natin. Kasama ko itong mga matatakaw na to, yung isa natutulog na naman eh. Si Inka, Sisko, tsaka si Pablo nandito para i-testing yung mga treats na binili ko. Sa pag-training ng aso, lalo na kapag treats ang ginagamit mo, meron tayong mga tinatawag na bite size. Meron kasi sobrang lalaking treats, hindi naman talaga nagagamit yan normally for training. Meron din tayong tinitignan sa treats kung sobrang tigas niya. Gusto mo yung pagkagawa nila ng behavior, pagkaabot mo, manguyak nila para attentive ulit sila sa'yo. So, ganun yung i-check natin. Kasi hindi maganda yung matagal nilang inumuya. This is training treats. This is not treats na ibibigay mo tapos ngangat-ngatin nila, manguyakin nila ng matagal. Ang binibigay kong treats sa mga aso ko ay pang-training lang. Tuwing mag-training lang kami. And especially, ang i-check natin kung gaano kagusto ng aso natin yung treats. Okay, simulan natin. Ito yung mga nakikita nyo lang sa bahay, no? Nasa ref nyo, kuha lang kayo, and pwede naman to sa mga aso. Magsimula tayo sa cheese. I've used cheese to train dogs. May problem sa cheese eh. Sobrang lambot naman niya. Sumasabit sa ngipin. So, pag sumabit sa ngipin, sana naman walang sumabit. Pero pag nakita yung sumabit sa ngipin sa kanila, gaganan siya. Mas magfo-focus sila dun sa pagtanggal ng tinga nila. Kinig ka? Ayan o. Good. Butag kinig ka. Ganun. Kiss ko. Okay, sanayin na naman sila eh. Ayan. Ah, nalunok agad. Good, 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 good. Gusto kong makita yung hindi nalunok agad eh. Sumabit sa ngipin. Wow, takaw ah. Lunok agad. Ngayon, meron din tayong hotdog. Ginagamit din natin yan for training, pero huwag mong bibigyan ng buo. Kaya nga hinati-hati ko na yan. Yan o, ganyan lang kaliit. Lahat to, si Pablo, first time niya lang matitikman. Si Lisco, natikman na nila to, so alam na nila to. Mabilis hawakan, tapos mabilis kainin ng aso mo, at maamoy din siya. Gusto nila yung amoy. Ano ka ba? Lahat nang ibibigay sa'yo, kakainin, basta iabot sa bibig mo eh, no? Sunggab. Kain ulit. Eto. Sisko ay hindi siya ganun kahilig sa vegetables. Meron tayong carrots dito and sana magustuhan ni Pablo. Si Inka, definitely kakainin ni Inka to. Sisko kasi minsan niluluwa niya to. Other dogs might like it. Lalo na kung halimbawa puppy pa lang, nakatikim na sila and then yun lang yung madalas na gawing treat sa kanila. Ang problem lang dito is matigas siya. Okay, matigas yung carrots. So kay Inka, nakaraming nguya pa rin siya. Okay? But, Sisko, eto. Dung-du-du-dung! Hoy! Magnanakaw ka, don't do that. Okay, Sisko. Ayan, Sisko. Ayun na, niluwa ni Sisko. So, ayaw ni Sisko na carrots. Tinura na naman. Ayaw mo? Sisko? Ito, iba na to. Lokohin lang natin si Sisko at testing habang ginagawa natin. Kukuskus ko siya dun sa ano, dun sa cheese. Ng konti. Tingnan natin kung kakainin niya. Naluwa ulit na. Tinry niyang kainin kasi may scent ng cheese. Ayaw Nisko ng carrots. Hindi kagaya nito. Oh, kahit ano ilagay mo. First time din ni Pablo. Ayun o, yun o, matigas o. Nahirapan siyang nguyain o. Nahirapan siyang nguyain. Yun lang yung problem pag carrot yung gamit mo. Kita mo, niluluwa rin niya. Parang nilalaro niya na lang. So, paano mo siya gagamitin training treats kung nilalaro niya na lang? Kakainin niya, pero lalaruin niya muna. So, it's not something na good. Sabi ko nga, ang pinakamagandang treats, yung soft, malakas yung amoy, and then bite size. Parang bakal yung kinakain mo eh. Oh, hirap ba? Hirap? First time mo? Oh?
Hirap. Bigyan na lahat natin itong isa. Ayan, hirap na hirap siya. Hindi naman siya kasing tigas ng buto, pero tingnan niya. Hirap na hirap siya. Naluluwa na. So, again, that means hindi mo siya mauutusan ulit ng bagong command na gagawin kasi busy pa siya sa pagnguya. Try ulit natin kay Kuyasko. Ano ba? Nakakadiri ba yan? Sit. Diring. Diring-diring ka. Diring-diring. Kakadiri. Vegetarian ka. Talagang niluluwa. Ayun, sinalo ni Inka. Ipapakita ko sa inyo kung ano ang ginagamit ko. Ready na ba kayo? Tuturuan ko na kayo ngayon kung paano gumawa ng pork liver treats para sa mga alaga nating aso. Hindi nyo kailangan maging chef o kahit professional cook para makagawa nito. Isang sangkap lang ang kailangan natin. Pork liver. Una natin gagawin, papakuluan natin ito. Tara, samahan nyo ako. Ayan, luto na yung pork liver natin. Ngayon, ang kailangan natin gawin, i-chop ito ng maliliit. Kailangan, bite size. Yung isang subo lang ng aso, mangunguya na nila ng mabilis. Pagkatapos hiwain, pwede na natin itong i-pan fry. Tandaan, gumamit ng non-stick pan. O diba, ang dali lang, ito na yung final product natin. Pwede na natin gamitin yung pork liver treats para i-train ang mga aso natin. Shake muna. Good! Shake the other one muna. The other one. Good! Itong gusto niya. At isang key para sa paggamit ng dog training treats sa training, kailangan gustong-gusto nila to. Hindi yung, halimbawa, okay, gusto ng aso ko yung beef, gusto ng aso ko yung pork liver, tapos kahit wala silang ginagawa, bigay ka lang ng bigay, ng bigay, ng bigay, ng bigay. Okay, lagi na naman ako nakakakuha niyan. Nagsasawa na rin ako dyan. Ginagawa ko dun sa akin, sa mga aso ko, minsan-minsan lang talaga sila nakakakuha ng pork liver treats. Nakakakain lang sila ng pork liver treats kapag nagtre-training kami. And wala nang ibang panahon or lugar saan sila basta nakakakuha ng pork liver treats. Kailangan erase ko yung value ng pork liver treat na yon, na parang, okay, naamoy ko na naman yung pork liver treat na yun. Okay, what do you want me to do, dog daddy? Takpan na lang natin yung brand. Basta ito yon. Try natin magbigay. Simulan natin kay Pablo. Nakita niya yan? Kung halimbawa, inutusan mo siyang mag-sit, tapos ang dami niyang nguya-nguya, pwede na siyang may ibang gawin. Kaya importante, bite size lang. As in, isang kagat lang. Tingnan naman natin kay Kuyasko. Kuyasko. Niluluwa rin niya. Kinakain niya. Hindi ibig sabihin na hindi niya gusto. But niluluwa niya. Ang tagal rin kainin. Ito kay Inka. Ito, feeling ko, sandali lang kahit kay Inka. Bigay natin kay Inka. Loko. Walang nahulog. Pero ang tagal pa rin ng uya. Ito naman yung next. Chicken milky ang flavor. So ayan, bubuksan natin. Tignan natin ang reaction. Itong treats na to mahaba. Okay. The good thing about this treat, pwede mong i-break sa bite size. Pero kung nagtre-training ka, hindi dapat na isang buo yung bibigay. Ang tagal na rin uyaan. So ito, at least, mabre-break mo into bite size. Sige natin kay Kuyasko naman. Good. Kita nyo? Ubus agad. Yun yung gusto natin. Okay? Sit. Sunod agad. Ubus agad. Okay, bigyan natin dito. Good. Ubus agad. Kita nyo, walang nasayang pag-biscuits, tapos pag kinagat nila nahulog, may crumbs, may iba silang gagawin para makuha yung nahulog. So, it's not something na good for training. I'm not saying it's not a good treat. I'm just saying it's not good for training. Meron tayong ganito. Ang sabi, activated charcoal daw and yuca shidigera and sodium HMP. Ano ba? Grabe. Pero ito rinse, tapos parang matigas siya. Hindi ko maintindihan, pero definitely hindi ko kakainin personally yung amoy niya. Ang strong.
sit. Ayan, nakita nyo, lakas, lakas nung gusto nila kasi malakas yung amoy, down. Gusto nila to kasi malakas yung amoy and that's good for training. But yung size niya is medyo malaki. The texture niya ay yung pinaka-consistency niya matigas. Bigyan natin kay Quisco. Isang buo. Ayun o. Ayun o, parang biscuit din yung kinalabasan niya. Ayun o, ang dami ring nguya. Next tayo. Ito. Chicken. Puro chicken daw to eh. Chicken flavor. Okay. Hindi na naging intense si Inka masyado. Hindi rin naging intense masyado si Sisko. Oh, ito, matakaw lang. Size is good. Maliit. Scent. Parang kapareho rin lang ng scent nung ano, nung isa kanina. Mas tolerable naman siya. Kay Inka. This is okay. To tell you honestly, this is okay. Siguro gagamitin ko to for treats. Possible. For cats pala yung nakuha ko. Pampusa to eh. Pampusa pala to. Hindi pala to dog treats, pampusa. Sorry. Ham and cheese flavor naman. Haba siya. Malambot din. Parang kanina yung isa medyo bilog. Ito, pwede rin to. Ito, nakagamit na ako ng ganito. Hinahati ko sa gitna. Tapos ginugupit ko para maging bite size. Hindi ako magbibigay ng malaki. Maliit din lang. Madali to for training kasi mabilis mo siyang makukurot-kurot, mapipirap-raso. Pablo? Good. Isko? Good. Si Inka. Gusto nila kasi nga ayan malambot 'to na napipisil mo tsaka madaling i-break. Okay 'to. If you're training the dog, huwag niyong bigyan ng buo, 'di ba? Pira-piraso lang. Kasi pag binigyan mo ng buo, halimbawa, nagbibigay ng treats na malalaki. Sit, tas bibigyan mo ng sobrang laki agad. Mabubusog agad sila. Paano mangyayari dun sa mga next commands na gusto mo na i-train yung aso mo? 'Di ba sabi ko, yung aso natututo based on repetition. Kung ang binigay mo malaki agad sa kanya, mabubusog agad siya. Hindi kagaya nito kapag maliit. Pag maliit ng ganyan, okay, matagal silang mabubusog. And mas nandun yung motivation nila to follow you. Okay? Good, good. Bago ko tapusin tong vlog na to, caution lang ha, baka may bigla agad magbigay dyan ng isang buong chicken, isang buong liver, isang ganyan-ganyan. Siyempre, pag nagbigay ka, nag-introduce ka ng treat sa mga aso mo, lalo na kung hindi sila sanay, pakonti-konti lang, bite size lang, para malaman ng katawan nila paano mag-react. Kaya ako, ito paniniwala ko, I'm not a vet, but itong paniniwala ko, kaya nagkakaroon ng allergy yung mga aso, kasi biglaan yung pagbibigay ng maraming amount ng pagkain dun sa aso, nagugulat yung sistema ng katawan nila kaya nagka-allergy. Kasi my dogs never had allergies. Paano ginagawa ko? Pakonte-konte yung bigay. Nagkaroon ako before ng kaibigan na tulingan binigay. Wala namang problema dun. Kasi sila Sko, sila Inka, nakakakain silang tulingan. Walang problema dun pag nagdadice ako ng maliliit na tulingan. Ang problema, binigyan ng isang posta agad. Ayun, allergy ang kinalabasan. Dapat pakonti-konti, kurot-kurot lang. Kung halimbawa gusto mo silang bigyan ng bagong treat na feeling mo magugustuhan nila, bigyan mo sila mga 3 pirasong maliit lang. Kung meron man silang allergy, alam mo agad kung ano yung pinanggalingan. You know your dogs. I'm just giving you advice regarding treats na gagamitin for dog training. Summary lang kung ano yung treats na magandang gamitin sa dog training. Dapat bite size, dapat soft, tapos malakas yung amoy niya para talagang hahabol yung ilong nila, favorite ng aso mo, and syempre hindi dapat siya allergic dito. So ayan ang vlog natin for today. Sana madami kayong natutunan regarding the treats na pwede nyong gamitin sa dog training. Please like, comment, share sa aming YouTube channel, Lestre Zapanta. And also you can follow us sa Instagram and Facebook, The Pinoy Dog Whisperer. Maraming salamat. Magpapaalam na kami. Okay? Stay! Tignan natin kung susunod sila. Tingin sa camera. Hoy Pablo! Ano pa iniintay mo dyan? Diyan ka na lang? Tapos na! Tapos na yung vlog! Pwede ka na umalis dyan! Sus!